Hi Believers! Ito na ang mga experiment na siguradong matututo ka na, mag-e-enjoy ka pa. Let's go at bilisan, paikutin ang colorful na laruan. Ganda kay Shaira. Yummy-licious na merienda, tampok si Buboy Villar sa ating Believables in Korea. Maingat pa. True or false, posible bang hindi masunog ang papel kahit idikit ito sa apoy less than 20 seconds? Ah, nasunog! Emoji game ngayong umaga, huhulaan ang mga bansa dito sa Asia. Ano yan? Ano yung pangatlo? Suklay, gagamitin para sa pagluto ng gulay? Abangan lahat yan dito sa I Believe, because I believe that science is fun for everyone. Good morning, I Believers! Good morning! Good morning, guys! Kuya Rodvel, Ate Shaira, Good morning, Kuya Chris! James. Morning! Oh, ay, parang busy-busy kayo dyan sa pagdodrawing, ha? Yeah! Rodvel, yan itong ginagawa! May art contest ba dyan? Ano nangyayari dyan? Siyempre! Ha? Oh, tingnan mo, ito yung drawing ko, Kuya Chris, so pusa. Cutie cat! Cute! Kinakaloran ko pa siya. May natutunan ako na pwede kong ituro siguro sa inyo at sa mga iBelievers natin na magagamit ang inyong skill sa pagkukulay. Mga iBelievers, sabayan nyo kami. Okay. Ito lang ang kailangan. Cardboard, okay, or folder. May compass tayo. Kunting tali. At markers. Using a compass or just trace any circle. Tapos, gugupitin. You can make any design you want. In this case, gagawa tayo ng wheel, siguro. At ibang colors. Black yung isa. Okay. Dinikit ko na yung ginawa ni Ate Shai and yung ginawa kong wheel. Mm-hmm. And then, bubutasan natin. I'll use the compass dito sa may bandagit na. And then, gamit tayo ng string, PC. Pasok natin yung string. Okay, so napasok na natin yung tali. Now, we'll just make a knot. So, next step is to lalagay sa gitna. I-wind siya. Yun. Yun. Nice. Ganda kay Shaira. Umatinding ganito dapat yung technique niyan. I Believe! Ang saya! Ang makulay na color wheel toys ay isang halimbawa ng Newton disk. Ipinangalan sa kilalang scientist na si Isaac Newton. Ang Newton disk ay isang concept na kung saan ang multiple wavelengths ng colored lights ay naghahalo para maging white light. Ang ating mga mata ay may color sensing cells na tinatawag na cone cells. Ito ang nagsasabi sa brain kung ano ang kulay ng object. Pero sa ating experiment, habang bumibilis ang pag-ikot ng disk, nakikita natin na nagiging halos color white ang kulay ng disk. Ito ay dahil sa persistence of vision, isang optical illusion kung saan hindi ma-distinguish ng ating mata ang details sa object kapag gumagalaw ito ng high speed o sobrang tulin. Sa laruan na makulay, may science na buhay na buhay. I Believe! Ay! Hello sa inyo, mga iBelievers! Kaya Chris, ayaw na sa'yo! Buwi Villar nga pala sa Running Man Philippines. Pasta! Uy! Hey, Betsy, balik! Alianjo na dyan na! Ayaw ko lang, ilaw ka. Ano ba bang gagawin natin ngayon, ha? Natanong kayo? O, magpo-food trip tayo! Korean drama. Alam natin na paborito din natin dito ang mga foods. Meron diyang noodles, bingsu, at samgyeopsal. Hey, I Believers, samahanin niyo ako at food tripin natin ang mga chicha na to. At awit tayo. Ayan na. 8, 7, 6, 5, 4, Dela mo, Barbar! Matasagasaan ka, Barbar!
Ah, dito nagja-jogging si Glyza. Pwede ka rin palang ano, parang triathlon, no? Jogging ka dyan, tapos swimming ka pagkatapos. Dito pala, yung mga tunnel-tunnel dito. Parang may nakasulat dito na ano, na pag may ano daw, war, yung mga tao pwede magtago dito. Ayan, yung mga I-believers, kinakita nyo naman dahil Sunday ngayon, yan, sarado yung mga store. Pero kung makikita ninyo, ayan, may mga parang mga bags, mga furnitures, meron dito. Yung mga pwede pang regalo, ganun. Parang Divisoria Peg na may pagka-green heels. Parang ganun. Mura lang din dito. At, pero huwag kayong magalala. Kahit na sarado itong mga to, eh meron naman ako na-discover na bago ko nakainan. Ito yung Pancake Alley. Gusto nyo nang pumutrip talaga, no? Huwag kayong magalala sa pagbabalik ng I Believe. It's a prank! Natakam ba kayo sa mga Korean street food na pinakita ni Buboy kanina? Ako rin! But don't worry, dahil bubusugin pa tayo, ha, ng kanyang pamamasyal sa isang kainan sa loob ng palengke sa Seoul, South Korea. Hello ulit, I-Believers! Siyempre, nagbalik na naman ako. Tulad niya nasabi ko sa inyo, magpo-food trip tayo sa Pancake Alley, okay? Andito na tayo. Legit na to, promise. Hindi to close. Open to. Yan! At ito, ang tinatawag nilang Gwakjang Market o Gwakjang Market. Bahala na kayo. Ilagay mo na lang yung pangalan dito at kayo magbasa. 3. Pancake. Yeah. How much? 5. Okay. So, ganyan pala ginagawa. Piniprito nila. May na-try na akong ganyan na parang ano, yung pancit kanto na may itlog. Parang ganyan yung dating. O, oh, diba? Sana all may pa-side dish. Oh. Tayo din dapat. Huwag tayo magpapatalo, Pilipinas. Mga vendor dyan. Dapat may mga ganito rin tayong EMA. Mga, yan, no? Kahit radish. Ano yung onions na yun? Ninilagyan ng parang... Toyo pala to. Kala ko medyo special yung ano. Pansan me da. Tikman na natin. Pero alam niyo, totoo legit to. Gumaling ako mag-chopstick dahil dito sa Korea. Hindi ako marunong mag-chopstick talaga eh. First of all, you need to try this first. Sarap. Ang hirap ng charot. Malinis ang kamay ko ha. Nagugas ako kahapon. Oo. Mainip ha. Oh. Sarap ha. Parang siya parang torta. Na, totoo, torta na may tempura. Yaki! Padala ko na lang sa'yo dyan ha. Pagdala na lang kita ng ganito. Pero, eto pala, maiba tayo kaya, Chris. Tanong ko lang, ah. Bakit wala akong panlasa? Ay, joke lang. Ang tanong ko, paano ko ba nalalasahan ng pagkain? Pwede mo explain sa akin? Kasi ikaw yung brainy. Ikaw yung smart, eh. Can you explain to me? Thank you. Ang ating tongue o dila ay isang muscle na maraming nerves at mucous membrane sa surface nito na siyang puno ng papillae. Papillae ay yung mga maliliit na umbok sa ating dila at sa ilalim nito, nakatanim na parang ugat ang ating taste buds. Human cells na nagsasabi sa ating utak kung ano ang lasa ng pagkain. Ang spicy o manghang na lasa ng pagkain ay nanggagaling sa capsaicin na present sa mga sili. At ang trimethylamine and oxide naman ang nagbibigay ng fishy taste sa mga isda. Now you know, dalawa ang science sa likod ng ating panlasa, biology at chemistry. Ganun pala yun? Smart ka talaga, Kuya Chris. Maraming salamat ha, kasi bukod sa nabusog na yung sikmura ko, nabusog pa yung utak ko at saka yung mga utak ng mga I-believers natin.
galing. Maraming salamat. May bagong pangako para sa mga runners. So let's go, running man. Mga I-Believers, ito na ang game na may pagaling at sa science experiment. Ito ang... Alright, ito ang tanong. Pag nilagay ko ang papel sa ibabaw ng kandila ng umaapoy, ano mangyayari? Masusunog! Masusunog, di ba? True or false? True or false? Posible bang hindi masunog ang papel kahit idikit ito sa apoy for at least, you know, or less than 20 seconds? Kasama mo yung bote? Kasama. Pwede nyo gamitin. Okay? Ready, get set, go! May tulak, may tulak. Masala! Oh. Nauna pa si Shaira! Wow! Okay, Kuya James, second and third. True or false, Ate Shaira, kaya bang itapat ang papel sa kandila for 20 seconds, more or less, nang hindi nasusunog ang papel? Gusto kong pusuan yung true. True, okay. Safety first. But first, safety! First! Kailangan mag-touch. Okay, go. 1, 2. Hala, nasunog na! Wag dyan! Kaho yan! Susunog mo pa yung papel! Nalagyan mo na ito. Tapos? Paano? Paano nga ito? Alimutan ko na yun. Why, sabi mo, hindi kasama yan? Tingnan natin. Sige, kahit ano lang, 5 seconds. Parang tama siya. Okay. Ready? Set. Go. 1. Hindi nagka-touch lower. Hindi nagka-touch! 3. Nasunog pa din! Ako gagawa! Ano pa yan? Napaka-basic! Ayan. Hindi kaganyan mo. Sige, okay, ready, go. 1. Touch mo. Touch mo. Wala lang. 1, 2. Baba mo pa, hindi nagtatag. 4, 5. Wala. 6. OMG. 7, 8. Ayan na lang, sunog na. Hindi kasi, mumiwalay siya eh. Pero tumagal, di ba? Tumagal. Ibig sabihin, very close si Kuya Rod. Yan, natakot! Nakuha niya yung principal. Actually, hindi natin kailangan yung ibabalot tubig. Ibabalot. I knew it! Pwede ulit? Tingnan natin, ha? It's valid. Count. Ready? Okay. 1. Sunog agad, oh. 2. Hindi pa na umaapoy. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hindi nga natin. Ang galing! 13. 14. 15, 16, 17, 18, 20! Yes! Wow! Ang galing! Grabe! Ang galing! Ang papel ay isang example ng combustible material. Ito yung mga bagay na mabilis makagawa ng apoy. Kaya kapag idinikit ang papel sa apoy ng kandila, tsak naliliyab ito. Pero bakit nga ba hindi umapoy ang papel kapag nakabalot ito sa bote? Ito ay dahil sa heat conduction na naganap sa pagitan ng bote at ng papel. Ang heat o init na natatanggap ng papel mula sa apoy ay agad na lumilipat at inaabsorb ng glass bottle na isang non-flammable material. Dahil sa absorption ng bote sa heat, hindi umaabot ang papel sa burning point nito na 420 to 480 degrees Fahrenheit para lumiyab. Ito rin ang reason kaya nananatiling buo pa rin ang papel. At yan ang science na hot sa paper and bottle team up, I believe. Guys, get ready dahil it's time for our... Alright, for this pop quiz, huhulaan nyo kung anong bansa sa Asia ang tinutukoy ng pair of emojis na ipapakita ko sa inyo dito sa screen na ito. Okay? Nako. And of course, unahan sa pag-pop ng balloon, una mga kapop siya ang makakapagsagot. Ang una niyong huhulaan. Emoji number 1. Toss up! Ha? Ano yan? Ano yung pangatlo? Asia, guys. Lahat ng Asia lang ito. Tatar! Tama ba? Hindi ata. Play. 5. 4. Cambodia! 3. 2. 1, and ang tamang sagot ay Singapore. 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 Bakit
Second na humulahan. Emoji number 2, pasok! Ready, set, go! Anybody? Do you run, Phil? 5. China! 4, 3, and China. The correct China. Answer is... Okay, at ang third emoji, number 3, pasok! Go! Parang Kuya Rodfield ulit. 5, 4, 3, and... Japan! And the correct answer is... Japan! Meron tayong letter J at meron tayong pan, J-pan. Ready? Emoji number 4, pasok! Go! Ako yan! Ako yan! Okay, James, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and... Dubaysa! Ate Shara, Ate Steel. Thailand! Thailand! Wow! Lang! So, okay. Ang ating winner sa ating pop quiz ay Kuya Rodfield. Congratulations, Kuya Rodfield. I believers na mga momshies dyan. Hello! Love nyo bang mag-prepare ng merienda for your kids? Kung agree kayo doon na kung may life hack ako para sa inyo na pwede ninyong gawin para maging safe ang kids nyo sa paggamit ng mga sharp objects sa pagluluto. So, ito lang ang mga kailangan nyo. Kailangan nyo lang talaga itong nag-iisang item na to, ang metal hair pick. So ito ginagamit pang tease sa mga may mga frizzy hair o kaya yung katulad ng buhok ni Kuya Rod, ganun, para ma-achieve nyo yon. Ganyan, ginagamit yung pagganyan. Ayan, so itutusok natin ngayon tong metal hair pick dito sa cucumber. So simulan natin dito sa dulo. Yan. Oh, make sure pala na itong ano nyo, hair pick nyo na to ay malinis, yung di pagamit, okay? Pagkatapos, i-slicein na nila ng mga bata itong... Oh, galing na ito ah. Okay, gagawa na ako ngayon ng sandwich. So, ito maglagay tayo dito. Ayan, hintayin na natin. Ooh. Para kay Kuya Chris. Sakto-sakto! Oh, di ba? Uy, Kuya Rod, sakto. Ito oh. Yun, no? Para healthy ka, lagi mo kong natatalo sa mga games natin. Ito na! Pati! Naku, okay na yan sa'yo, para healthy! Wow! Wow! Wala, hindi sumama eh. Meron ba? May tumunog ito. Meron, may tumunog. Thank you, Ate Shaira, for that thank life hack. Salamat din sa aming breakfast for today. Kainin ko yes. to after natin magpaalam. Kuya James Rodfield, thank you. Thank I believers, you. We'll see you again next week dito lang sa pinakamasayang Sunday morning tambayan. Ito ang... I believe!